Magpapainit tayo ng ating mantika. Ating gagamitin ang bunga ng malunggay. Meron tayong kalapasa. Meron tayong konting catnip ng sabon. Meron tayong sibuyas, bawang, at kamatis. And then, meron tayong asin, paminta, and malunggay, dahon ng malunggay. At gagamitan natin ng patis. Unahin natin yung bawang hanggang sa magkulay brown. Susunod natin, pag medyo brown-brown ng kulay, yung ating sibuyas. Nilagyan natin yung sibuyas. Bango! Pag medyo brown na, parang lakas ng apoy. Susunod yung bawang. Nilagyan na natin yung ating kamatis. Lagay natin yung ating sabog. Yung ating pork. Itong ating serve ay good for two serving only. Atin munang isasangkot siya para mag-sip yung lasa ng ating mga ingredients. Kaya natin mag-brown-brown. Lagyan natin ang kalabasa. And lagyan din natin ang ating bunga ng malunggay. Takpan natin ng ilang minuto. Kaya natin mag-sip yung mga ingredients. Haluin natin yung ating gulay. Takpan ulit pagkatapos nating haluin. Water, mga kalahating basang luto. Tap-tap at haluin. Lagyan natin ng flavor to taste. Dor powder broth mix. Guys, kapag kulang, lagyan nyo ng tubig. Pag sa tingin nyo kulang ang inyong sabaw. So, takpan ulit para hintayin natin kumulo. Pwede nyo tantsahin o pwede nyo rin namang gamitan ng spoon. 1 tablespoon or 1 teaspoon. Depende sa gusto nyo maging lasa ng inyong gulay. And then, tikman nyo guys kung tama yung alat at yung timpla. Para kung kulang, pwede nyo dagdagan at kung sakto na yung inyong lasa. Kapag kulang, pwede kayong magdagdag ng patis. And then, haluin ng konti at takpan ulit natin ng ating kaldero. Ayan, pinakukulo natin at hinihintay natin maluto yung ating mga gulay. So, takpan muna natin hanggang sa maluto ang ating gulay. Ang minuto lang natin ito guys, nalulutuin dahil baka masyadong lumambot yung ating gulay, hindi na masarap. Mas masarap yung medyo crunchy pa yung ating gulay. Sarap! Lagyan natin ng asin to taste kung kulang pa ang ating alat. Takpan ulit natin. Pagluto na yung ating gulay at yung ating sahog, lalagyan na natin ng malunggay. Kapag naluto na yung ating sahog at yung ating gulay, ilalagay na natin yung ating malunggay. Last part na ilalagay natin yung malunggay dahil madaling maluto yung ating gulay. Kaunting minit ay luto na yung ating malunggay. Kaya, sa last natin ilalagay ang ating malunggay. Then, tapos na. Tapos na ang ating reciping gulay na bunga ng malunggay na may kalabasa. Thank you for watching. Serve na natin. Kakain na tayo ng hapunan. Thanks! We'll be right back.